napakasarap po ng ganito, no? Yung tahimik, yung moment ninyo, eh, nagme-mesmerize kayo, nag-aamukain kayo ng mga nangyayari ng buhay ninyo. Mula nung malit kayo, tulad ko po, kung narating dito sa Finland. Sa Pilipinas din po, nag-uulan. Nakakatawa pong isipin na yung ganitong katahimik ka na gusto ko pong maranasan, pinararanas po sa akin ng Panginoon. Hindi pa tayo maging drama ngayon, ha? Gusto ko lang po sabihin. Wait. Inspired by Ken. Hindi po yung Kendall, ha, ng Barbie. Si Ken po, ito sa South Park, yung lagi natin tepok. Yan. Oh, dahil si Ken, ganito yan, eh. Ganito yung hood niya, eh. Red yung hood niya, ganyan. Si Ken. Maria. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilaang Nakabayan. Ngayon, anihin ko na po yung mga ibang ano ko po, Chinese cabbage o pechay bago. Tinitira ng mga slugs. Okay lang po yan. Organic naman po yan. Kasi kung organic po yan, wala pong insektong dada po yan. Tsaka, alam nyo naman po, sa kalusugan, hindi maganda. Ay, nako. Hindi na uporkit sa na mga binebenta sa palengke pag ano eh buong buo eh hindi na porga, hindi po iba po kasi nilalagyan ng lambat. Oh, di ba? Saka gusto ko po kasi malaman talaga kung saan nanggagaling po yung pagkain. Kaya alam po ninyo, kapag pupunta po ako sa palengke, mas gusto ko po yung nagtitinda sa gilid-gilid. Kasi tanim po nila sa sariling bakod, sa likod bakod nila, hindi po masyadong matataban tingnan pero organic po. Yun po yung binibili ko. So, sa mga pwesto, siyempre, buhay. Ibig sabihin po eh, kung pagbabasihan po natin yung organikong pagkain, yun, sarap po ng ganyan. Anong ko na po ito, yung iba. Sa susunod na pag-ahanin ko po ng peche bag, yung malalaki na, gagawin kong kimchi. Pero ngayon, maglalaga po tayo ng spare ribs na buto-buto. Lalo na ngayong buulan. Ayan! Close up ko po sa inyo. May mga slugs po kasi pag umuulan lang ganyan eh, mas, oops, aanin ko na lang po yung nasa ilalim kasi hindi po masyadong eto, ito mga nasa ilalim hindi kasi masyadong na oh, diba? Pero ganda po oh. Sig-sig po siya, organic po yan, kahit may kain ng slugs o insekto. O, diba? Ayan po. Tatlo. Okay na po ito sa nilaga. Tapos yung iba sa susunod. Higikimchi ko po. O kaya sa bulalo. O, diba? Ganda ng tubo. Tapos doon po, yung mga beans po, yung bichuelas, yung sanging planters. Sa dami po, kahit hindi pa po malalaki lang, masarap po yun. Yung po yung gusto ko yung buto, hindi po masyado pang matigas. Tapos ay napakarami bunga. Ayan po. Ang kukahanin ko lang po yung medyo malalaki. Naku, lalaki pa to. Kuha, parang nahihinayang ko. Kunin ko lang po yung medyo okay na. Kahit para naman yung may bichuelas na fresh ang ating nilaga. Siyempre iba hindi po naglalagay ng bichuelas sa nilaga. Ako gustong gusto ko po. Ayan po, napakarami po yung bunga. Ang gandaan po sa bichuelas, siyempre sa mga napaparood ko po ng mga videos, kapag may mga ito yung dahon sa ilalim, tanggalin nyo na po para mas dumami po yung bunga. At saka ito po, habang inaani po ninyo, parang sitaw din po ito eh. Mas dumadami sa taas, napakaraming bulaklak. Sarap. Pero yan ko muna, ano yung ilang piraso na hinahin ako? Kasi lalaki pa po ito eh. Ako ngayon na ito, 6 na piraso. Ayan po, dahil bunga po niyang patakas. Kaya medyo palalakihin ko muna. Masarap din po ito, saya gigisan nyo lang sa butter. Naku, napakasarap. Kapag gantong nag-uulan po dito sa Finland, ang ganda po ano, parang may mist.
yung foggy, yung soft tignan yung bakura, napakaganda. Ito meron pa. Saan ito? Dalawang malaki. Maani para mabilis na makuha yung mga iba. Ah, madami pala. Okay na yun. Tasaanin po tayo ng chives. Doon, galingan na rin po yung lambat. Ayan. Andito po yung chives. Tanggalin ko na rin po yung porta sa ilalim. Kasi yung mga squirrel po eh, tinitira yung ano. May broccoli po katabi. Kaklose up po. Kasi gumawa na to. Next year, ayusin ko po ito para hindi masira na squirrel yung ibang pananim ko. Okay lang po gumastos minsan sa pagtatanim. Hindi lang po kasi every season, every year, gagastos po kayo. Kaya, pagbibili po ako sa mga gardening section, ito katapusan na ng summer season para mas tipid. Yan. Ito muna rito. Close up ko po yung chives. Ang tataba. Ang laki ng zucchini. Laki. Yung zucchini, isang araw ko lang po sa inyo, di ba pinakita? Ayan ang pusa. Ayan, ang laki. Grabe. Ako, tanggalan ko ito, baka mabulok. Ba may ganyan mga bunga na nabubulok na. Tanggalin. Kasi pag bumagsak po sa zucchini. Nalagyan ko po ng ano, yung under. Pang under po sa mga taniman na paso, plastic para hindi siya sumahid sa lupa. Laki! Ayan po. Yung broccoli ko, ito may bulaklak na. Hindi siya masyadong lumaki. Kasi nakanlungan ng puno. Sa kanyang lupa ay hindi masyadong mataba. Yung chives po nasa gitna. Yung sibuyas na mura. Ayan. Kukuha po ako dun sa ano. Dun sa ano, meron pa dito ang bakal. Dito maangat. Kukuha po ako dun sa mataba na mga chives. Ayan po ang taba. Ito, ito. Hindi po ko man na ganyan tumaba ng chives. Kapag nakuha kasi ng chives yung taba ng lupa dito eh. Ito, so nilipat ko itong broccoli. Ay, may mga buto na. Sayang din to. Hayaan ko na lang dito. Para dumaan. Kukahanin ko yung part na walang buto. Ito, ito, ito. Itong mataba. Ito, ito, ito. Hayaan ko na lang bumagsak yung buto rito. Tumubo. Alasin ko na yung lambat. Sa susunod yan. Wala ba tayo ilang peraso? Sarap kutso sa nilaga. Yan po, di ba? Ang taba. Mahaba. Yan, okay na po. Balik ko na to. Baka next week, tanggalin ko na rin itong lambat. Idyan ko lang po nakaparas ng mga ilang perasan itong suporta. Kasi kung hindi ko lalagyan po niyan, yung mga squirrel, tunutungkab kasi mga lupa, naguho kasi sila rito eh. Naghahanap din ng mga bulate yata. Yan. Sabi ko rin to. Magsusuporta ko po ito sa greenhouse pag tinanggal ko yung plastic. Kukanin ko lang po yung ano, yung fig tree. Natanim ko fig, F-I-G. Dito. Kasi nasa loob po ng bahay yun, nandito tinanim ko, lumaki. Sa greenhouse. Pag greenhouse po, okay lang hanggang September. Pero kapag malamig na, wala na. Ayun, ang ganda. Naku, may mga hinog na rin nakamatis. Kunin ko, parang hindi masayang.
po yung fig tree, oh. So, kita na yung sanod ng lead line. Ang ganda. Next year, every year, ilalabas ko po yan. Linisin ko po. Tanggalin ko yung... to. Bago kilagay sa loob. Linisin po natin mabuti kasi babalik ko po ito sa loob. Dapat walang insect. Gandahan niya, walang insekto. Malinis. Napakaganda po ng tubo. Malalakit po bunga nito. Galing po ito sa buto ng tanim ko. Naalala niyo po nung nasa... nakatira po kasi at center. Ito po yun. Yung mga pula ngayon, o, di ba? Pasok ka lang po ito sa loob. Pasok pa tayo sa greenhouse. Yung papri ko, napakarami bunga. Hitik na hitik. Ito rin po yan, o. Tara po yung sa estilyo. Pwede rin po sa sinigang, dininding. Tapos, uy, ay, yung talong ko. Kala ko, higante yung bunga. Pero okay rin. Ayun po. Tapos, itong kamatis. O, di ba? Anihin ko na po. Kasi kaya sa masayang. Ang kamatis po talaga inaani. Lalo na sa Pilipinas. Sandali. Maraan ko itong mga lama sa likod ko. Yung magulang, sorry. Anihin ko na lang po ng kamay. Yun. Ganta. Ang kamatis po talaga inaani pag magulang. Kasi kung hindi nyo muna magagamit yung hilaw, di ba? Mayunog, hindi masasayang. Saka pag maglalagay po kayo ng kamatis sa ref, huwag po ninyo ilalagay sa plastic. Magmo-moist po yun. Tapos mabubulok. Mag-create ng mold. At saka tanggalin nyo po itong pinakagantong tangkay. Pag ilalagay nyo po sa ref. Kasi yun po yung mag-create ng mold. Lalo na nasa loob ng plastic. Yan, okay na po. O, diba? Dalawang piraso po yan. Hindi ko po ito masyadong fertilize eh. Sinubungan po experiment. Pero okay naman, nag-produce kahit paano. Next year, isa lang po ilalagay ko dito. Malaking kamatis. Okay, mga bush tomatoes na lang para may space. Kasi pag ano, hindi ako masyadong makakilos. Ayan, okay na po. Siyempre kamatis, hindi ko pinasahali sa bulalo. So, meron akong supply ng kamatis. Ganda nitong fig. Ay, ayos ko ito sa loob talaga. Sana po tayo sa loob. Ayos ko lang po yung greenhouse. Ay, naku. Nanghinahin lang po dito sa ilip pag naglamig. Yes, ito papasok sa bahay. Kaya lang may nakita kong maliliit na insekto eh. Baka magkalat lang po yung sa loob eh. Pero isipin ko pong mabuti. Ito pong greenhouse na to. Ditanggal po itong plastic. Itong greenhouse po, ditanggal po yung plastic. So next, bago mag-winter, hindi ko na po tatanggalin yung frame. Ito na po plastic. So okay lang po yan. Pasok po muna ito sa loob at yung ating harvest. Ayan. Malaki na rin pala po itong ano. Sweet peas. Try po natin. Close up ko po para mas maganda. Ayan po, diba? Napakarami pong bunga. Ito po yung binibenta sa shop. Napakamahal din po ngayon eh. Mas lalaki po ito yung pag nag-chill. Gusto po kasi nitong weather. Medyo chill. Pero pag warm, malilit po bunga. Ito malalaki. Ito, nalinyak po ng mais sa pataba. Ganda, dahil bunga. Titikman po natin. Eh, sayang. May lalaglag yata ang buto. Wala. Ayan po. Yan. May lalaglag na isa. Okay lang yun. Damo lang naman eh. Mmm, chok. Tamis. Tapos ito. Kung ano niya, pwede pang kainin. Ayan, tara na po. Luto na po tayo ng bulalo. At okay na po sa akin itong harvest ko ngayon.
Nako po. Hindi pa pala ako tapos ng mga nito pong mga si Charo. Napakarami. Ano dito po? Baka maging old eh. Sayang. Hindi ko napansin. Dami. Sa katataba. Ito. Sarap po ito sa tapsoy eh. No, yung iba nag-adult na. Bukas maganda panahon. Okay na po ito. Paanin ko na lang po bukas kasi maganda pa nang iuulan. So, tingnan mo. Laki. Ayan po. Di ba? Ayan, meron din po akong liempo, magandang liempo. Pinakuluan ko lang po ito ng 15 minutes sa asin po. Saka konting paminta. Inugasan ko po sa malamig na tubig para stop cooking. Markahan lang po natin yung balat. Gamit po talaga kayo ng matalim na kutsilyo ha. Ito pong gagawin ko po na itong crispy liempo. Natutunan ko po ito sa internet. Yung Thai style. Ibig sabihin, yung karne po niya, hindi siya dry pag na crispy. Meron pa rin juiciness. So, tandaan po ninyo ha. Pakulan lang po ninyo ng 15 minutes. Ibig sabihin, pag kumulo na, then doon kayo mag-count ng 15 minutes. Hindi po yung pagsalang sa kaldero, saka po kayo magsiset ng 15 minutes. Hindi po. Yan. Then, irarab po natin ng asin. Kailangan po well-covered itong balat para pumasok siya sa kasulok-sulukan sa hibla ng balat na ating hiniwa. Buwan pa rin po ng wika kaya ang ating pagsasalita ng Tagalog ay inyo po laging masasaksihan, maririnig, masasaksihan kalam. Ayan, itap po natin. Itap lang po natin. Kasi magre-release po yan ng liquid. Kailan po natin mga 10 minutes ma-rest. Ayan po. After 10 minutes, nakita po ninyo, nagpawis na. Ito pong plato ko, maglagay po kayo ng suka sa medyo malalim na plato. At yung balat lang po ang ibababad natin. Pero galaw-galawin po ninyo para ma-absorb po yung suka. Ayan. Soak lang po natin. Ganun lang din po. 10 minutes. Kasi yung ano po yung vinegar bibigay po yan ng crispiness. Yung ginagawa po ng mga Thai pag ano po sila binibilad po nila sa araw yung balat lang tapos yung laman na liempo nilalagyan po nila ng foil sa gilid tapos binibilad po nila yung balat. Pero ito, syempre hindi ko po ibibilad
Kaya ilalagay ko po yan sa oven. Ibig sabihin, pagkatapos po ng process po nito, ibibilad po nila yan. Ayan po. Ilagay na po sa baking sheet. Nag-rest na po ng 10 minutes. Ano ba? Seryoso ako na. Lagyan na po natin sa oven. Dapat pang oven ay 200 degrees Celsius. Celsius po ah, hindi po Fahrenheit. Celsius. 200 degrees Celsius. Got it? Tayo po natin ng maging crispy 1 hour to 1 and a half hour. Depende po sa inyong oven. Check nyo rin po. Yan. Nakapagpakulo na po ako ng spare ribs. Malinis na malinis. Nalagay na po ako ng sibuyas. Pag nagpapakulo po ako, yung mga nasa gilid po, yun. Hindi naman po lahat yung lumps. Iba po yung katas po talaga ng baboy. Pero nainis ko na po ito. Ito nyo naman po yung sabaw. Clear na. Clear view, ha? Nalagay na po ako ng sibuyas. Ito po yung ano, murang sibuyas na yan, may tubo. Mas gusto ko pong gamitin nyo po yan sa paglaga. Sa maglalagay po ako kasi hindi na po tayo magtatanggal ng mga lumps o yung parang bula na dumi. Pero pag pinakukulan po ninyo, asin po muna lagay yung paano po madaling tanggal para hindi nyo makuha yung paminta. Kunin po natin mabuti ito na nawala na naman ako sa rin po bago po tayo maglagay ng ibang regado. Kapag naglalaga po talaga ako, gusto ko po maraming sibuyas. Mas malasa po talaga. Lagay na po tayo ng pataras. Ito po kagandahan kapag malambot na po yung karunin. Ayun na po. Kapag umuulan, mainit na sabaw, mainit na kanin, patis, sili, o kaya kalamansi na may patis sa kasili na ako. May bunga pa po yung kalamansi ko. Nakikita ko po sa inyo mamaya. Gawin po natin. Tatakam na po. Ito yung ating spirit na malaman. Yan. Panalong panalo. Yan. Ayaw ko masyadong palambutin po ang patatas. Gusto ko may konting firmness. Teka na po itong bichuelas. Marami po pong bichuelas sa bakuran. Sarap. Pag-fresh po lahat, ano? Tawin ko po muna itong bichuelas bago po maglagay ng iba pong ingredients. Ayan po. Okay na po sa akin yung beans. Magyo beans. O bichuelas. Lagay po ang repolyo kasi may natira po ang repolyo sa rep. Gusto po talaga maraming gulay. Lahat po ng niluluto ko po, nauubos po. Kasi mostly lahat ng niluluto ko, sinishare ko po sa mga kaibigan ko po rito. Lagay na rin po ko din pong pangkay ng murang sibuyas. Itong chives na naanin natin. Gusto talaga buo. Tapos, itong pechay bagyo o Chinese cabbage. Kanin natin. Malinis na po. Diba? Ano po gusto sa nilaga? Mas masarap po sana sa nilaga o may ano, no? Kamote. Ano ko po nagkaragay po ng kamote. Kamote, tinanong ko hindi po nag-succeed. Mas maganda talaga yung kamote na pang warm kasi hindi na yung kamote pang chill weather pang dry temperature kasi sa Pilipinas pang humid. Siyempre pang nagluluto tayo, di ba? Medyo dinidiin natin yung gulay. Seryos mo ngayon, ano? Bite ko ngayon. Gutom lang. Natin ng maayos at
mamaya ready na po yun. Ayan po, luto na rin po yung ating crispy liyem po. Sana crispy nga. Napainit po ang tubig para pandagdag sa baw ng ilaga. Ayan, mamaya na po ito. Pagkulo po, patay na lang. Masaya po pong overcook. Siyan po sa inay, ha? Nakulo po ako ng tubig at the same time. Kasi ma-avoid po ang gulay bago na po natin yung ating experience. Matas mas malamang presentation ng kanila. Iliwanin na po sa laman ng ating superiors. Ready na po! Kaya na po tayo! Ayan po yung puno ng kalamansi ko. O diba? May bunga pa. Nuunti-unti ko po. Kukunin ko po yung hinog na hinog. Huwag na po itong dalawa. Para hindi magtampo. Pag indoor po, huwag niyo po mga masyadong ani-anihin. Tumutubo na mga bagong usbong po yun. Ay, may tumutubo rin. LED light po ang nakatapat po dyan. Kami mga pinya po yan. Orchids ko nagpapaalap na yung bulaklak. Pabuhay! Yan! Maraming maraming salamat po. Nagkasama-sama na lang po tayo. Naway-save po lahat. Ay, diba? Yung hair ko po, ano po yan? Matini. Matinik. Matinik sa harbatan. I don't know. Bago tayo usap, salamat po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat. Sabihan, binigyan niyo po sa amin sa araw na ito. Isang halimbawa na lang po ang pagpapalaga po sa sariling bakuran. May mapapagpunan po ng mga ihahay sa pagkinan, kainan. Masabi nga po, ha? Kapag gusto, may paraan. Gawin bawat isa, makita pong halagahan po na pagrespeto po sa inyo lahat ng nilika. Kaya na po, bahala po sa sinursuko na po namin sa inyo sa kanan Jesus. Amen. Kapasan na po natin. Dagdag tayo ng anin. Bagong saing, bagong luto. Ito po kasi ano eh, yung bahaw na ininit ko. Yan. Ayan. Oh, diba? Pasan na rin natin ito. Umuusok sa sarap. Ay, naka. Kung maglalaga po ako, kung baboy po, baka ganyan ba talaga? Gusto ko po dahan-dahan maluto. Dahan-dahan. Malalasap ang dinamdam. Huwag tayo na rin. Ibang gulay. Itong burang sibuyas. Gustong-gusto ko po ito sa ano eh. Ah! Init. Init yun ah. Dapat pala kumuha ko ng itong tuloy na itong ano natin. Crispy pork. Dali. Ayan muna. Muna tayo sa baw. Natutuwa po ako pang bisita po yung mga kapitbahay ko. Dalawang matanda. Natutuwa naman. At least ngayon eh, lagi na po may bumibisita sa kanila. Lagi din po tayong patis na may kalamansi, na may sili, toyo, na may kalamansi at suka para sa ating crispy liyem po. Habang mainit pa itong ating ilaga, ito muna tayo sa crispy sana yan po. Yan. Ito, toto. Laman po ito. Mainit din pala. Crispy. Napakasarap. Ito po yung masarap eh. Sa Thai style, hindi sa dry.
refuse. Pag mainit ang pagkain, hindi tapa. Tayo makabayla mas ayot muna. Ito muna yung tirahin natin. Ito yung laman. Ito yung laman ng juicing juicy. Hindi po sa dry. Sarap. Laman. Mainit pa siya. Sosa natin para maalis yung init. Napakasarap. Hindi po muna natin ito. Apo, juicy delicious. Ayan po, sumatay sa ribs, lambot, napakasarap. Yun, masarap. Konting sili. Panalo. Sarap to the bones. Gulay, mainit pa. Tuloy tayo. Kung nakapanood po ko sa TV, lalo na sa mga pelikula, yung mga nag-lilitso, lalo yung mga action movie nung araw, lilitso ng manok, ng liyempo. Minsan napapaisip ako eh. Pag nakakulis pala sila ng liyempo eh. Nasaan ang ibang parte ng baboy?
Minsan man, parang napakadali sa kanilang mahuli, no? Siyempre, pelikula po yun, di ba? Tapos magkakainin, smell you. Takam na takam. Ano ko po kasi hindi po masyadong mahilig sa sobrang matatamang pagkain. Saka ayaw po nung mga chemical na pampalasa. Ayaw po nung nanay po. Nung araw ayaw niya po pero may napakaraming ginagamit na rin. Hindi itong ano, liyempot. Panalo itong luto ko ngayon, kung ilaga eh. Hindi ano, hindi ko tuloy yung dating nakaraan eh. Crispy po diba, yung crispy pata. Nilay ko sa rep, tapos nilay ko sa oven, tapos kinahin ko na magbang po diba, hugot kaluluwa. Sa kunat. Pero pag gumakain po talaga ganito, gusto ko po talaga ano, soft drinks. Ito po walang asukal, tagalogin ko kasi pag nasabi ko sa English eh, marami na naman gumamarunong. Bihira lang po kumain ng liyepo ngayon. Hindi po tayo sponsor ah. Hindi naman po tayo napapansin. Sana naman, kahit konti lang. Sige na. Bigla ko kinantok doon ah.
Paano po, bago tayo tapos, kasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang biligin niyo po sa amin sa araw po na ito. Nawa yung bawat isa po ay magbahagi ang kanilang kalabisan, lalo na po sa mga taong malalapit po, mga kapitbahay na mas nangailangan. Kung mayroon kalabisan po ang bawat isa ay magbahagi po, Panginoon. Kung mayroon po saan ang pagmamahal, pagkakaisa sa isang pamayanan, lalo na po sa isang pamilya. Kaya na po bahala po sa amin, sinusukunan po namin sa inyo sa mga Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyong oras na ilan sa pinilang alakbay. Sa lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ngayon po lagi magandang araw. Lama lang.